as the coronavirus killed the number of people who've contracted the coronavirus continues to grow. Enough people have died. We don't need any more deaths like crazy. The virus has come not from China. Fighting the coronavirus has spent weeks minimizing what is clearly a very serious problem. No doubt these people have good intentions. I think the pandemic has reminded us how we do not have enough doctors in the right specialties and in the right places. Since the beginning of the pandemic, if you would try to remember, doctors have been working round the clock in order to save the lives of people. And in the process also of doing this one, many dedicated doctors succumb to the deadly virus. And we know all that one in many news that we have seen. We also see hospitals overflowing with patients, understaffed, but then the battle continues. This in itself is a manifestation that the growing need for doctors in every corners of the world remain to become a reality and at the same time a problem. The path to a significant curricular reform is a difficult thing because of a variety of factors, to include the challenge of physical distancing, since we all know practice-based learning is the backbone of education, especially among doctors. We need to see patients. We need to harness our skills, knowledge, and attitude by looking at patients, okay, so that this would be able to enhance or forge our professional identity and develop an orientation to a patient-focused-based care that would shape the practice of future medical doctors. We wanted to produce doctors with a heart. And our goal is also to define a unique characteristic that will be anchored to the local needs and national health needs of the people of Mindanao. I believe looking at the vision mission of the college and influenced by the universal healthcare law, I think we seek to envision and integrate a comprehensive approach that will be cost-effective, promotive and preventive, as well as curative, palliative and rehabilitative, one that would encompass the entire domain of the individuals and the population, particularly here in Mindanao. For we are trying to be committed in producing medical doctors imbued with a heart to serve and is willing to contribute for nation building in our country. And I think this is always a possible. This is always our strategic plan to set apart GMC as a college of medicine. We wanted to create doctors with a heart. We are very lucky. We have our own LMS, the Learning Management System, powered by Huawei. This is the first in the Philippines. Everything is there in terms of lectures, in terms of resources for learning. And I think our new generation could adapt to it because these are the computer-based population. The COVID-19 has resulted in school shutdown all across the world. And education has changed with a distinctive rise in the new method of learning. And I think adaptability and ingenuity were the two core values that we have learned from this experience. Dream big. They have to dream big. Dare to dream. As long as you have the dedication, you have the passion of becoming good doctors in the future, we welcome you to the College of KMC, especially in the Department of Medicine.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajma syamilal muslimin wa kristian wa lumad bi madinat Dabaw. Wasallim daiman muktamana hada bisilmi wal amn wa taqaddum fi baladina hada. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Okay, so good morning, J. Marians, and to everyone who's joining us via Facebook and YouTube live stream. Welcome to another episode of JMC EduTrends, a discussion that informs, inspires, and transcends. My name is Hannah Joy Bibico, and together with me is Mr. Austin Brunaxi, and we will be your MC in today's discussion. But before we start, I want to formally introduce to you the people behind our today's discussion. Together with me is on our technical is Ma'am Mirna Ambrosio, our communications director. Good morning, ma'am. We are also joined by our program head in the psychology department, Ms. Abby Grace Escobedo. Good morning, Ma'am Abby, and to our audience who are currently watching live via Facebook and YouTube, a warm welcome to all of you. We appreciate you for taking the time to join us in this webinar. Blue. Okay, today we will be discussing a very timely and interesting topic, and I know that you're all excited to meet our guest speaker in today's discussion. But before that, let me give some of the reminders in today's webinar. If you have any concern, kindly write your comments and questions in the comment section below. Just a short recap, last October 29, the psychology program has conducted their webinar entitled Stigma, Culture, Diversity, and Mental Health with their invited resource speaker. We've learned what is mental health and what it's all about and how it differs from mental disorder, how vital it is to seek professional help if we feel we are suffering from mental health issues. We've also learned
about depression and the factors that contribute to it. And finally, we learned about the stigma associated with mental illness and why we should work to eliminate it. And in continuation of the series of this webinar in EduTrends, our today's discussion is very timely and will help us deal with the impact of stress in our lives, especially that we are dealing with this with the new normal during this pandemic. This aims to provide adequate knowledge and envisioning the future and advocating children's rights in a time of pandemic. So to start off, we have Ms. Maria Eloisa Estrera, a registered guidance counselor, licensed professional teacher, and a master in counseling, and head of the Office of the Guidance Center for the opening remarks. Okay, ma'am. To our founding president, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Quiboloy, the school administration headed by Ms. Rosemary N. De Magnaong, our school president, Dr. Felix C. Chavez Jr., Vice President for Academic Affairs, Dr. Marietta A. Muñez, Vice President for Human Resource Management and Development, Ms. Myrna L. Ambrosio, Vice President for Finance and Administration, Ms. Maria Nerfeli Marimon, Vice President for Communication and External Affairs, Dr. Joe Mark Libre, Vice President for Community Extension and Alumni Affairs, Mr. Genesis O. Silatan, Vice President for Research and Quality Assurance, Dr. To our Integrated Basic Education Principal, Mr. Brian T. Alberto, parents, guardians, students, ladies and gentlemen, good morning. Parenting is one of the major roles that we need to do and master as we become parents to our children. It is not an easy job or work. It is a 24/7 job without pay and sacrifices are already included because it is our call and duty as parents. Because of the advent of COVID-19, a lot of us are in the work from home scheme. And with that, we are bound to be with our children for 24/7. From breakfast down to dinner, they are beside us. And I want to ask some questions to ponder and to think, and maybe you can find the answers from our resource speaker this morning. How is our parenting nowadays? Do we know the rights of our children? How do we understand and apply their rights to our family or in our family? I hope you will be able to find the right answers for these questions, as they will also guide us in nurturing our children. In behalf of the Office of the Guidance Center of the Jose Maria College Foundation Incorporated, I welcome you all in today's parenting webinar series, part one, entitled Envisioning the Future, Advocating Children's Rights in Times of the Pandemic. We hope that you will be able to learn and embrace more the role of being good and best parents to our children. Thank you, and once again, good morning. Thank you, Ms. Loy, for those pleasant remarks. So moving along, it is my pleasure to introduce our guest speaker for today's discussion. Ms. Marichelle is a registered social worker and a in science and social work, majoring in supervision and administration. She graduated with Bachelor of Science in Social Work from the University of Mindanao last 2005 and finished her master's degree in social work in 2015. Also at the same university. Now she is currently the executive director of Children's Joy Foundation. So please join me and welcome virtually our guest speaker, Ms. Marichelle Yu Iyog, registered social worker and Children's Joy Foundation Executive Director. So let us give her a virtual applause. Okay, good morning, everyone. Good morning po sa lahat ng nanonood. Okay, before we start our
discussion for this morning, envisioning the future, advocating children's rights in times of pandemic. I hope no, masyadong matagal na or masyadong nabuburyog na ang ating mga anak no sa bahay dahil nga dito sa pandemic. But then again, hindi pa rin natin pwedeng kalimutan na may mga batas at mga responsibilidad tayo na dapat matutunan at gampanan sa ating pamamahay na kahit nasa ano lang tayo na nasa work from home o yung iba ngayon is nasa kanilang mga offices na no. So sabay-sabay natin na tuklasin kung ano ang mga karapatan at mga responsibilidad ng bata. Okay, can you I will show you no the PowerPoint presentation. First no, next. Ano ba talaga ito children's right, no? So, what is children's right? Okay. Next, ang children's right naman po ay enumerated in the conventions, no, are the rights of the children everywhere. Kahit saan po, meron po tayong batas na pambata. Children, no, lives are plagued by armed conflict, child labor, sexual exploitation, and other human rights violation. Na, some children in all nations also no, suffering or facing homeless, violence, poverty, and other issues that affect their lives. No, ito po yung mga ito po yung mga freedom nila na hindi natin naibigay, yung mga batas na dapat sana para sa mga bata, no? Hindi natin na-exercise o ating na-violate. Okay, next. Ano ba ito? No, human rights belong to each us, no, equally. Next po. And also, no, the rights are apply to all groups. Hindi pwede na si kuya, si ate lang ang meron, si mama o si papa lang ang meron, but it's rights is apply to all ages. And all rights, no, ay hindi nyo pwedeng indivisible or separate. They are interrelated. And when it comes to decision, a decision with regards to one right must be made in the light of all the others' rights. The child is an individual, a member of a community, no? And with rights and responsibility appropriate to his or her age and a stage of development. Ngayon po, I have prepared a short video presentation regarding no sa ano saan galing ang United Nations Convention of the Right, kailan ito lumagda, at sino-sino po ang kasali sa United Nations of Conventions of the Rights of the Children. Sabay-sabay po natin panoorin. Kung may mga tanong po tayo, mamaya po pagkatapos ng ating diskusyon, pwede po kayong mag-flash ng inyong mga katanungan para po masagot natin ito. Okay? We have the video presentation, no? Ito namang video presentation natin ay ginawa po ito ng Save the Children, Sweden, and Zoom. Zone 1 Tondo Organization. Okay? Next. Alam niyo ba na milyon-milyon na ang tao sa Pilipinas at halos kalahati nito ay mga batang tulad natin? Ang bata ay mga taong 17 taong gulang pababa. Bata rin may tuturing ang mga taong may edad 18 pataas pero walang kakayahang alagaan o ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa pang-aabuso o pagpapabaya, karahasan, pagsasamantala, o diskriminasyon dahil sa isang physical o mental na kondisyon. Lahat ng tao, bata man o matanda, anuman ang kanyang kasarian, kulay ng balat, wika, paniniwala, estado sa buhay o pinagmulan, ay may mga karapatan.
Mga karapatang dapat nirerespeto at tinutupad, lalo na ng ating gobyerno. At mula noon hanggang ngayon, may mga tao at grupong nagsusumikap na pangalagaan at itaguyod ang mga karapatang ito. Sa katunayan, noong 1924, unang binuo ng League of Nations ang dokumento tungkol sa karapatang pambata. Pinangunahan ito ni Eglantine Jebb na siya ring founder ng Save the Children. Tapos, noong 1989, tinanggap ng mga bansang miyembro ng United Nations ang dokumento na nagsasaad ng karapatang pambata. Tinawag itong Convention on the Rights of the Child o UNCRC. Ang UNCRC ay isang mahaba at kumpletong dokumento kung saan nakasaad ang lahat ng karapatan na dapat nararanasan natin mga bata. Dito sa atin, pinagtibay ang UNCRC noong 1990. Ibig sabihin nito, nangangako ang gobyerno at mga leader natin na gagawin nilang lahat upang alagaan tayong mga bata. At nakapaloob sa 54 na artikulo ng UNCRC kung paano nila gagawin yun. Mas maintindihan natin ang nilalaman ng UNCRC kung titignan natin ang apat na pangunahing uri ng mga karapatang pambata. Ito ay ang karapatang mabuhay, karapatang umunlad, karapatang maprotektahan, at karapatang mapakinggan. At para masiguro na natutupad ang lahat ng karapatan natin, dapat may mga batas, programa, at serbisyo ang gobyerno para sa ating mga bata. Dapat nagtutulungan din ang mga mamamayan kasama tayong mga bata, pati na mga civil society organizations o grupong hindi sakop ng gobyerno upang suportahan, mantayan, at singilin ang gobyerno. Sa ganitong paraan, inoobliga natin ang gobyerno na respetuhin, protektahan at tuparin ito ang ating karapatang pambata. At pinapalakas din natin ang loob ng mga batang tulad natin at iba pang miyembro ng lipunan para angkinin at ipaglaban ang mga karapatang pambata. Alam niyo ba na ang lahat ng mga karapatang ito ay nasa atin na simula pa ng tayo pinanganak? Hindi ito premyo o regalo. Hindi rin ito pwede paghiwa-hiwalayin. Dahil ang mga karapatang ito ay magkakaugnay, likas, at higit sa lahat, hindi pwedeng alisin sa atin ng sino man. Alam niyo ba na libo-libong bata ang pinapanganak kada araw dito sa Pilipinas? Pero, alam niyo rin okay. ba dahil sa kahirapan? So, okay, next po. Okay, so actually tatlong video yun. No? So ipapalabas natin yun ulit, sir, yung pangalawang video para mas malaman talaga natin no, kung ano-ano pa ba ang mga batas para sa bata. Okay, we have the second video. Alam niyo ba na libo-libong bata ang pinapanganak kada araw dito sa Pilipinas? Pero alam niyo rin ba na dahil sa kahirapan o kakulangan sa tamang nutrisyon o akses sa mga pangunahing serbisyo, ilan sa mga batang ito ay maaaring mamatay bago pa man sila tumuntong sa edad na 5? Dapat hindi ito nangyayari. Nakasaad kasi sa United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC na dapat ginagawa ng gobyerno natin ang lahat para tayong mga bata ay magkaroon ng maginhawa at disenteng buhay. Mabigyan ng pangalan, magkaroon ng sapat na pagkain para lumaking malusog at malakas, at magkaroon ng ligtas na pamayanan. May karapatan din tayo sa healthcare, tulad ng PhilHealth benefits, bakuna, check-up at mga gamot kung tayo may sakit. Pati na rin special care sa mga batang may kapansanan. Karapatan din natin maging ligtas sa panahon ng sakuna, gaya ng baha, sunog, lindol, at gera. Bukod sa karapatan nating mabuhay, karapatan din nating lumaki ng maayos, matuto, at umunlad. Ang ibig sabihin lang nito ay karapatan nating mga bata ang makapag-aral, makapaglaro at maglibang, makilahok sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan, at komunidad. Karapatan din natin ang magkaroon ng akses sa tama at sapat na impormasyon, at makapag-isip ng malaya. May karapatan din tayong magkaroon ng pamilya at mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Karapatang magtatag ng grupo o sumali sa isang organisasyon. At karapatan nating pumili ng relihiyon o sariling paraan ng pananampalataya. Alam niyo ba na bilang mga bata, mayroon tayong pisikal, emosyonal,
intelektual, sosyal at moral na pangangailangan at ang mga ito ay dapat kilalani ng mga nakatatanda at ng mga taong nakapaligid sa atin, lalo na kung may mga desisyon silang gagawin na makaka-apekto sa atin. Dahil ayon nga sa UNCRC, dapat laging ginagawa ng mga nakatatanda kung anong pinakamabuti para sa ating mga bata. Alam nyo ba na libo-libong mga batang Pilipino ang nawawala ng tirahan o nandi-displace kada taon dahil sa gulo? Nakakalungkot din na daan-daang mga bata ang binibenta o nagiging biktima ng trafficking. Kahit sa loob mismo ng kanilang tirahan, may mga bata ring nakaranas ng corporal punishment at iba pang uri ng pananakit. Malaki ang pagkakaiba ng mga bata sa nakatatanda. Mas marami tayong pangangailangan at higit din nating kailangan ang proteksyon. Kaya binibigyan diin ng United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC ang tungkulin ng gobyerno na tuparin ang karapatan nating maprotektahan. Maprotektahan laban sa lahat ng klase ng pang-aabuso, pagsasamantala, at kapabayaan. Kaya dapat ipagbawal sa batas ang pananakit sa ating mga bata. Dapat tulungan ng gobyerno at pamayanan ang mga magulang natin na idisiplina tayo ng hindi gumagamit ng dahas o anumang uri na pananakit. Tungkulin din ng gobyerno na gumawa ng mga akbang para hindi tayo madukot at may benta o maging biktima ng child trafficking. Karapatan din nating maprotektahan laban sa mga ipinagbabawal na gamot o droga. Mas siguro ang kapakanan ng mga batang manggagawa at mailigtas ang mga bata mula sa mga mapanganib na trabaho. Dapat ding maprotektahan ang karapatan nating sundin ang ating mga paniniwala at tradisyon, maliban na lamang kung ito ay di naaayon sa iba nating karapatang pambata. At higit sa lahat, maprotektahan at mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga batang maikipit sa giyera, lumabag sa batas, nahiwalay sa mga magulang at naapektuhan ng kalamidad. Alam niyo ba na tayong mga bata ay tinuturing na resilient o may kakayahang lampasan anuman ang ating pagdaanan? Pero ganun pa man, dapat pa rin gumawa ang ating gobyerno ng mga batas at programa para masigurong ligtas ang mga batang tulad natin mula sa karahasan, pang-abuso, pananamantala at kapahamakan. Alam niyo ba na dito sa Pilipinas, malaking bahagi ng populasyon natin ay binubuo ng mga batang tulad natin? At bawat isa sa atin ay may boses na dapat marinig. Kahit kasi tayo bata, may papel din tayong dapat gampanan para sa sarili nating pag-unlad. Kaya kinikilala ng United Nations Convention on the Rights of the Child o UNCRC ang karapatan natin na mapakinggan lalo na sa mga bagay na nakaapekto sa atin. Mahalagang masasabi natin sa mga nakatatandang nakapaligid sa atin ang ating mga opinyon at saloobin, at dapat nilang sineseryoso at inaaksyonan ang mga ito. Dapat ay malaya rin tayong bumuo o sumali sa mga organisasyon, magbigay ng rekomendasyon para lalang mapaputi ang mga batas, serbisyo at programa sa lugar na ating ginagalawan gaya ng tahanan, paaralan, palaruan at ating bansa. Karapatan din nating bumoto, makialam sa pondo ng gobyerno, maging bahagi ng media at tumulong sa paghahanda para maiwasan ang sakuna. At kung may mga batang makasuhan dahil sa paglabag sa batas, karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte. Dahil sa kabila ng ating murang edad, karapatan natin ang mapakinggan at makibahagi sa pagbuo ng mahalagang desisyon sa ating komunidad. Para matupad ang ating karapatang mapakinggan, dapat tiyakin ng ating gobyerno ang mga sumusunod. Una, dapat kinikilala ng lahat ng tao ang kakayahan nating mga bata. Dapat din may nakalaang pagkakataon para sa ating tuloy-tuloy na paglahok. At kailangan handa ang mga kawanin ng gobyerno at iba pang grupo na suportahan ng ating partisipasyon. At binibigyan tayong mga bata ng kakayahan at kapangyarihan upang makibahagi. Mahalagang alam natin na maski na milyon-milyon ng mga bata sa Pilipinas, bawat isa sa amin ay dapat tignan bilang isang individual. Hindi kami pag-aari ninuman. Dapat kami nirerespeto, inaalagaan, at pinapakinggan. At bawat isa sa amin ay may kakayahan at talento na pwede namin gamitin para angkinin ng aming mga karapatan at magambag para sa ikauunlad ng lipunan. Lahat tayo, bata man o matanda,
ay may responsibilidad na tulungan at obligahin ang ating gobyerno na pangalagaan, respetuhin at tuparin ang mga karapatan ng bawat bata. Okay, thank you so much. So dahil doon no sa UNCRC or CRC no, ang ating bansa o ang Philippines din ay isa sa mga lumagda no. 198 countries ang lumagda sa UNCRC. Mayroon tayong tatlo na hindi lumagda doon sa UNCRC dahil nga meron na daw talaga silang they are compliant doon sa children's right. Okay? Dahil diyan dito din sa Pilipinas, meron tayong legal basis, no? Ito po yung nagpapatibay din doon sa ating international law. Ano ito? Next. Yes, we have. Okay, for the Philippines law. Next po. So, sa Pilipinas naman, we have the PD603 or Presidential Decree 603. All children shall be entitled to the rights herein set forth without distinction as to legitimacy or illegitimacy, sex, social status, religion, political incidents, and other factors. Ito po yung nakapaloob o ng ating PD603. Then we also have Republic Act 7610, also known as Child Abuse Act, entitled an act providing stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, discrimination, and providing penalties for those who are violating this law. Next, we have also Republic Act 9775, Anti-Child Pornography Act, an act defining the crime of child pornography, prescribing penalties and therefore another purpose. And also, no, we have international laws, we have national laws. So dito din po sa Davao City, we have City Ordinance Number 0292, Series of 2006, no, Ordinance approving the Comprehensive Children and Family Support System in Davao City, as amended, no, otherwise known as Davao City Welfare Code, no, as ito na po yung amended natin. So next, ito po yung mga laws na ito ay ito po yung nagpapatibay sa ating international laws. Yung apat po na binigay ko na laws ay mga sample laws lang yun related sa mga bata, no, karapatang pambata. Pero marami po tayong mga batas na ginawa ng ating gobyerno para maprotektahan. We also have, no, person with disability, meron din tayo dyan, no? At saka yung mga other government agencies na paano nila i-handle ang kanilang bata o yung mga non-government organization, angkop din po kung paano natin matulungan ang mga pangangailangan ng ating mga bata. And of course, kanina we discussed, no, the types of rights of the children. And then the legal basis, sample lang yung apat. Ngayon naman po, alamin naman po natin yung apat o yung four core principles ng ating karapatan ng bata. Okay, next. We have non-discrimination. All children should enjoy their rights and should never be subjected to any discrimination, no? Kahit ano ka man, kung ano man ang relihiyon mo, ano man ang nasyonalidad mo, maitim ka man, maputi ka man, chinita ka man, malaki man ang iyong mata. So kailangan hindi, walang diskriminasyon. Pantay-pantay lahat ito. And of course, we have, no, the best interest of the child. Base nga sa Article 3.1, in all action concerning child whether undertake by public or private social welfare institution, court of laws, administrative authorities, or legislative bodies, the best interest of the child shall be the primary consideration. Kahit anong mangyari, titingnan natin kung ano ang ikabubuti ng bata, no, sa ating komunidad.
Next. We have also the right to survival and development. So kanina, no, mabuhay, may karapatan mabuhay ang bata, no? Kahit nasa sinapupunan pa siya, meron na siyang karapatan, no? State parties shall ensure to the maximum, no, extent possible the survival and developmental or development of the child. And of course, the view of the child. So state parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the view of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. So ito po yung apat na core principles ng batas ng mga bata or karapatan ng bata. Okay? Next. Dahil doon, no, we have also the rights of Filipino children. Okay. Ano ito ang ano ba ito mga karapatan ng batang Pilipino? Okay? Next, we have number one, every child, no, is endowed with dignity, worth of a human being from the moment of his or her conception, as generally, no, in medical parlance and thereafter or kung ano-ano pa, no, kahit nasa sinapupunan pa ang bata, so may karapatan na siya na ano, mapangalagaan at mapalaki ng maayos ng kanilang mga magulang. Okay? So number two naman, we have every child has the right to a wholesome family life that will provide him or her with love, care, understanding, guidance, and counseling, moral, and maternal security. Dahil nga, no, meron tayong mga karapatan, no? Meron din tayong responsibilidad. Hindi po pwede na puro lang tayo karapatan at wala din pong responsibilidad, no? Sa mga bata, meron din po silang mga responsibilidad, no? Dahil dito, meron din silang responsibilidad na to show responsibility, no, to show love, respect, and caring other, especially those the elders, elderly. So, ibig sabihin, may karapatan silang mabuhay, pangalagaan, mabigyan ng pamilya, ang kanila namang responsibility, no, ay may pakita ang kanilang pagmamahal, no, at respeto sa mga nakakatanda o yung o nag-aalaga sa kanila. Okay, next. We have number three, every child, no, has the right to a well-rounded development of his or her personality to the end that he or she may become a happy, useful, and active member of the society. So, ibig sabihin, proper care and importance from other people, no, is needed. And also, dahil nga, no, may responsibilidad din ang mga bata na hindi lang palakihin lang natin sila, no, but also they have, no, the responsibility and accountability, no, doon sa pag-unlad ng ating komunidad, no. Naging kaakibat natin ang mga bata doon sa pag-unlad sa ating bahay, sa ating komunidad, na kung saan man sila nakatira, no, saan man sila nabilong. So, hindi lang, ito nga ang ulit-ulitin ko na naman, no, hindi lang pwede karapatan lang tayo. Meron po tayong mga kaakibat din na responsibilidad. Okay? So, every child has the right to balanced diet, adequate clothing, sufficient shelter, proper medical attention, no, and also requirements healthy and masaganang buhay. Oh, so maibigay natin 'yon, pagkain, pananamit, bahay, food, shelter, clothing. Pero meron din tayong responsibilidad, mga bata. Responsibility not to be wasteful, no? Dahil binigyan tayo ng opportunity o ng karapatan na papakain. So ang atin namang responsibilidad ay huwag tayong maging wasteful. So tandaan natin 'yon, no, mga bata, no, wag din tayo, responsible tayo dapat sa mga pagkain natin, kung ano lang yung kaya natin kainin, kaya lang natin suotin, no, kung ano ba yung dapat lang na gagamitin natin, yun lang din dapat ang wag yung sobra-sobra, dahil nga ang sobra-sobra o kalabisan, ito naman po ay magiging basura na siya, no? Itinatapon na natin yung mga pagkain natin na sobra dahil nga kuha tayo ng kuha, no? It is also our responsibility not to be wasteful. Next.
Okay, number five. So every child has the right to be brought up in the atmosphere of morality and for enrichment and strengthening of his or her character, no? A right not to have everything he or she needs for a better life. And also, we have every child has the right to an education commensurate with his abilities and to the development of his or her skills for the improvement of the capacity for service to him and his or her fellow man. So, dahil may karapatan tayo, no, right to education, meron din tayong responsibilidad, mga bata. Ano ito? Ang responsibilidad natin is to learn and respect, no, teachers and our fellow men or ating mga peers. Okay? So, yun din yung mga responsibilidad na dapat din natin gampanan. Okay, next. So every child has the right to fulfill opportunities for safe and wholesome recreation and activities, individual as well as the social, for the whole use of his or her leisure time. So responsibility natin, no, dahil nga nakapaglaro, nakapag-socialize tayo, no, ano bang responsibilidad din natin? Our responsibility also is to take care, no, of our environment. By cleaning, no? Dahil doon tayo sa playground, naglaro tayo, wag lang din tayo na basta-basta tapon lang ng tapon, no? Responsibilidad din natin na pagkatapos natin maglaro sa ating komunidad, wag lang din natin iiwan ang ating mga basura o kung ano man yung dapat natin itapon o dapat ilagay sa tamang kalagyan, no? O kung nasa bahay man tayo, no? Hindi porke na mayroon tayong mga katulong o mga kasamahan sa bahay, hayaan na lang natin. Turuan din, no, na maging responsable ang mga bata na ligpitin ang kanilang laruan, no, pagkatapos silang gamitin. So every child has the right to protection against exploitation, improper influences, hazard and other condition or circumstances that prejudicial to his or her physical, mental, emotional, and social and moral development. So dahil dito, no, pangangalagaan din ng karapatan ng bata na maprotektahan. So ang responsibility naman natin is to report the abuses and exploitation. Huwag din tayo mga bata, tumahimik lang kung ano ba yung karapatan na nilabag sa atin, kung yun sa ta sa atuang isig kaingo, no, sa atuang amigo, amiga, ginikanan o sa atuang mga guardian, no, labaw na sa pagpangulata o sa pagpanamastamas, no, sa isig pagpanamastamas sa imong physical, no, sexual exploitation, no. So kailangan mga bata isumbong itugan nato. So asa man ta magtugan, no, una sa atuang ginikanan, no, sa atuang mama, papa, sa atong tito, tita, istorya na to kung na violate ang atong katungod, no, or sa ating mama, papa, no, pwede nating isabi sa kanila kung ano na yung mga nangyayari sa atin, no, kung ano yung mga ginagawa sa atin na exploitation. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot dahil meron tayong karapatan na pag-aabuso. Okay? Next. Number nine, we have every child has the right to live in a community and society that can offer him or her an environment free from pernicious influence and conducive to the promotion of his or her health and cultivation of his or her desirable traits and attributes. No, sa ating komunidad, of course, we have the right to live peacefully away from the bad influence. So ang responsibility naman natin dito, so sa atin, no, sa ating komunidad, no, responsible din ng barangay, no, to have a peace and order sa ating community, no, para maprotektahan din yung mga bata na nasa ating komunidad. And of course, we have every child, no, has the right to care, assistance, and protection of the state, particularly when his or her parents or guardian fail or unable to provide him or her with his fundamental needs for growth, no. Dahil dito, no,
meron tayo mga non-government organization, local government organization, na meron po silang residential centers, no? Kung saan na hindi talaga kayang mabigyan ng food, shelter, clothing ang ating mga bata o maproteksyonan ang ating mga bata sa ating pangangalaga, meron po tayong katimbang nito, no? Na mga ahensya na sa na mga ahensya na kung saan sinusupervise naman po sila ng ating national government offices. Meron tayo sa DSWD, ito naman sa Davao, we have CSSDO or the CSWDO. Meron tayo mga residential centers, no, para maprotektahan at mabigyan ng kasagutan, no, or kasagutan yung pangangailangan ng mga bata, no, na hindi kayang ibigay ng kanilang mga magulang. Okay, next. Every child has the right to an efficient and honest government that will deepen his or her faith in democracy and inspire him or her with the morality of the constituent authorities both in public and private life. So dito din, no, sa ating social media account, sa ating social media, sa ating news, kailangan maging factual tayo, no, responsibility natin, no, as na mabigyan ng accurate factual news ang ating mga bata, kasi sila mismo nanonood sila sa kanilang mga bahay, no, nanonood sila ng mga news at saka sa ating mga Facebook account or ano ba yung mga pinapanood ng ating bahay. Pinapanood ng ating bata, no, dapat nandiyan ang mga magulang, responsibilidad natin ding mga magulang na ituro sa kanila kung ano yung tama at mali na mga news na nakikita nila sa television or sa mga internet, no. Then every child has the right to grow up as a free individual, atmosphere of peace, understanding, tolerance, universal brotherhood, and with the determination to contribute his or her share in the building of a better world. So ibig sabihin, no, hindi puwerke bata sila, wala na silang karapatan na marinig, no? Mas dapat nating pakinggan sila dahil mas malawak, no, ang kanilang parang mas marami pa silang mas nakikita nila kung ano ba yung hindi dapat gawin, no? At kung ano yung ginagawa ng matanda. Ika nga sa advertise, no, 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 sa mga advertisement, huwag tularan ang maling ginagawa ng matanda, no. So isa yun sa mga advertisement na nakikita natin sa TV, no, promoting na hindi lahat ng ginagawa ng matanda, no, ay tama. So kailangan din talaga natin, no, pakinggan ang opinion, suwisyon ng bawat bata. Okay, next. And of course, net, no, as we can see, no, lahat ng bata pinapanood na lang ng parents ng Cocomelon, ano pa yung mga pinapanood natin, no, dahil nga para lalo na yung mga magulang natin, no, na medyo busy or minsan yung nagbabantay sa ating mga anak dahil para hindi na rin mahirapan, no? Pero ganun pa man, no, meron pa rin tayong karapatan na dapat matingnan, no, sa paggamit ng internet ng ating mga bata, lalo na ngayong pandemic, no, ang ating mga bata ay nasa bahay lang, so most likely hindi sila nakakalabas, nanonood na lang sila ng television or pinapagamit natin sila sa ating mga cellphone, laptops, no, para hindi din sila ma-board. So titingnan natin kung ano ito yung mga karapatan ng bata sa mundo ng internet. Okay, next. Ano ang ginagawa ng batang Pilipino sa internet? No, according to the Philippine Kids Online Survey at UNICEF Philippines, no, noong 2019 po ito na survey, no. So 90% ng bata gumagamit ng internet. Tama po ba o hindi? Okay, so tama. So dahil 90% nga, so karamihan talaga gumagamit ng internet, no? 50% sa kanila ay nag-i-internet na walang sumusubaybay. So walang guardian, no? Hinahayaan na lang yung bata na gumagamit ng internet, no? Then we have 71% gumagamit ng cellphone dahil nga, no,
Gusto din natin, no, maging aware sa ating mga bata, binibigyan din natin sila ng cellphone para madali magamit dahil gado, no, mas marami pa rin bata na gumagamit talaga ng cellphone dahil nga very accessible din, no, sa mga bata sa pag-search, ganyan. Sa tingin na mas madali sa kanila ang cellphone rather than using, no, mga laptop, so mas mabigatan sila. Then 50%, no, is using PesoNet, no? O pumupunta sila sa mga internet cafe, hulog-hulog ng piso doon, every 5 minutes, yun yung mga bata naman na wala sigurong cellphone, then wala internet connection sa bahay nila. Then we have 44% gumagamit ng libreng wifi sa school, coffee shop, no? Wifi sa school at nasa school, okay? Tapos ito din, ha, halos 2 oras nag-i-internet ang mga bata araw-araw. So ito minimum lang ito, no, ng 2 hours. Pero tingnan din natin, no, baka nasobrahan na yung ating bata, no, sa kaya gamit ng ating cellphone or anong mga gadget. So parents be aware din doon sa kanilang limitations, no? Next. Ano-ano ang dapat gawin upang maprotektahan ang mga karapatan ng bata habang ginagamit ang internet? So, sabay-sabay natin tuklasin ito, no? Then, next. Daming impormasyon. Alam niyo ba na madaming impormasyon ang nakokolekta ng company o ng kumpanya tungkol sa ating kapag gumagamit tayo ng internet, ito yung itsura natin, no? Facial recognition, pangalan, address, edad natin. At ano ba yung mga nilalikes natin, no? Especially sa Facebook? Sino ba, ano ba yung mga dinidislike natin? Sino ba yung mga pamilya natin? Sino ba yung kaibigan natin? At kung anong clubs, organization na saan tayo pumapasok o na tumatambay. So, dahil doon, no, so titingnan din natin yan, mga magulang, no? Itong impormasyon na ito ay ibinibinta ng mga kumpanya sa mga advertisers, no? Kailangan, no, gabayan at turuan natin ang ating mga anak, no, tungkol sa pagbigay ng impormasyon o sa paglabas ng mga impormasyon, no, gamit ang ating mga internet, lalo na sa mga Facebook, TikTok, no. Actually, ang TikTok at saka other, no, Facebook, no, meron din silang gumawa sila ng polisiya, no, para maprotektahan ang karapatan ng bata, no, while using the na binibigay, no? Okay, we have next. No, kailangan maprotektahan ang mga bata mula sa panganib sa bagay ng internet tulad ng kabastusan, karahasan, at kasinungalingan. No? So, tingnan din natin, kaya kailangan to striktong patnubay, no? Kailangan ng mga bata, no, using the internet. And then, ipaunawa talaga natin sa mga bata kung ano ba yung mga pinapanood nila, no? Kailangan nandyan talaga yung guidance ninyo. And then kailangan maprotektahan ang mga bata mula sa harassment, bullying at iba pang pang-aabuso sa internet. So ito, meron na tayo mga ginawa ng ating gobyerno, may mga ginawa na itong batas para dito, no, para maproteksyonan ang mga bata. Then also other companies like sinabi ko kanina, TikTok, ano pa yan, Facebook, pero na silang policy and guidelines, no, on how to protect the children, no, in harassment, bullying, and other abuses, no, using internet connection. Next. So ano-ano ang karapatan ng bata na dapat protektahan habang ginagamit ang internet, no? Next, ano ba ito? So, sabay-sabay na naman natin ulit alamin, no? So, number one, we have karapatan ng bata na maging privado or private kung saan lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay protektado, no? So, ibig sabihin, kailangan, no, yung mga apps na titingnan natin kasi yung mga apps na ginagamit naman natin, meron yung privacy setting. Punta kayo doon, no? At saka turuan natin ang bata na huwag basta-basta magbigay ng impormasyon, no? Then the second one, we have the karapatan ng bata na makapagpahayag ng sariling pananaw at ma-access ng impormasyon mula sa iba't ibang resources. So, dahil nga ang bata, no,
lalo na ngayon, no, na mahilig sila mag-search kung what is the latest, no, update, no? So ibig sabihin responsibilidad din ng ating news anchor or mga TV companies, no, na magbigay ng factual, accurate na mga impormasyon, hindi puro fake news, dahil nga madaling maniwala ang mga bata. So ito naman dito, ang magulang ay kailangan talaga, no, wag lang hayaan na ang ating mga bata na kahit ano-ano na lang, no, kung magtanong ang bata, wag sabihan agad ang kulit-kulit mo, ang dami mong katanungan. Wag po tayo ganun, no, dahil gusto lang nilang malaman din kung ano yung tama o ano yung katotohanan doon sa binasa nila. Kung hindi natin alam, sabihan lang natin ang ating mga anak, okay anak, hindi ko alam ito, pero mamaya o mamayang gabi, no, o bukas, tingnan ko, itatanong ko din sa mga rightful na nakakaalam nito kung ano ba talaga itong gusto mong malaman, no, para mabigyan natin ng sakto na impormasyon ang bata, no? Karapatan ng bata na hindi masira ang kanyang reputasyon sa internet. Okay. So yung magbibigay, no, child pornography, no, karapatan niya 'yon na hindi masira. That's it, propose not, no, that is a big no-no, no, dahil baka ito ay nakasira sa kanilang reputasyon. Magpaalam tayo, tingnan din natin, no, sa ating tingnan din natin kung hindi ba na-violate ang karapatan ng bata, no, na may palabas natin sila sa television o sa mga Facebook natin, no. Tingnan natin kasi mahirap po na ma-violate yung karapatan ng bata dahil ito po ay nakakapagdulot ng makakaroon ito ng anxiety, no, makakaroon ito ng problema sa kanyang emosyon. Okay, next. Then, okay, next. Sino ba dapat ang pumoprotekta ng bata sa gumagamit ng internet? Of course, we have number one is ang magulang, no? Ang magulang at ang paaralan, no? Dahil nga, most of the time, ang kasama naman ng mga bata, no, is ang kanilang magulang at kung wala sila sa bahay, of course, nasa sila sa school. So, ito yung mga dapat, no, na nagpoprotekta o nagprotect doon sa mga bata sa paggamit ng internet connection. Sa school naman, merong mga apps na binibigay or finifilter na kung ano lang yung pwede ma-access ng mga bata. Mga internet companies, telecommunication or telecommunication companies at social media companies. So, ibig sabihin, kung magbigay man tayo ng impormasyon, again, uulitin ko, no? Ito ay factual, accurate, and hindi po yung pitsu-pitsu lang na mga or fake news na ang mga binibigay dapat natin. Then we also have mga gumagamit ng bata sa commercial, no? If may nakita tayo, no, na advertising ng mga bata, dapat din yung companies na yun o yung advertising agency, meron din silang polisiya or policies and guidelines na maproteksyonan ang bata. Of course, the government. The government naman is doing their best, no, in creating, no, or nagbigay ng batas na para sa bata para maproteksyonan ang kanilang karapatan. Then of course ang bata mismo, no, karapatan ng bata na marinig dahil sila po yung parang end user, no, dapat talaga natin silang pakinggan. Okay, then next slides. Pero ito naman parenting in a pandemic tips. Tips lang po ito. Tips to keep calm at home, no? Ito lang po ay isa sa mga trivia or tips, no, kung paano natin mapakalma ang ating mga bata or kahit tayo mismo paano natin i-manage ang pandemic o ang nangyayari ngayon, no, sa ating kapaligiran. Okay, next. We have no address children's fear. Answering no questions about the pandemic, simply being honest to them. No, anak, ngayon, no, merong pandemya, hindi lang ito sa Pilipinas o hindi lang ito sa barangay natin, but this is worldwide ito na problem. So, ang dapat natin gawin, anak, no, marami namamatay na tao, nagkakasakit dahil dito. So, ang dapat natin gawin, anak, no, we must protect ourselves. No, we will use face mask. Magbigay tayo ng recommendation para sa ating bata. Just stay at home, magamit tayo ng face mask kung lalabas tayo, face shield, wash our hands, no?
and then gumamit tayo ng alcohol. Huwag yung takutin natin ang bata. Simply, paintindi mo sa kanila na being honest kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating kapaligiran. Recognize your child's feelings. Dahil nga ngayon, no, boredom na ang mga bata. Naging bored na sila dahil almost 2 years na silang nasa bahay lang, no? Gagawa tayo ng activities na saan naman pwede naman mga indoors na para mapaglibang or para ma-divert ang kanilang boredom. We parents, no, we must be creative in app, no? Hindi lang pwede puro lalang tayo trabaho. Huwag mo akong kausapin dahil may trabaho ako. Alam mo naman, bla 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 bla. So ganyan, no? Dapat magbigay din tayo, no, na recognize din natin dahil hindi lang tayo mga magulang ang nahihirapan, pati din po yung mga bata, no? Nakikita na mga bata, no, na nahihirapan yung magulang. So how about them, no, na mga bata pa sila tapos they already experienced this pandemic, no? It's better, no, to alamin din natin na ang kanilang mga feelings at bigyan din natin ng simpleng solusyon para naman ma-divert ang kanilang boredom. Okay, then keep in touch with loved ones. So hindi lang po tayo, no, mamatatanda ang worry about, no, our relatives, our parents, kung saan man sila, but also the children. You know, it's in the morning, no, sabihin natin yung sa ating mga anak, okay nak, we will call your lola, your grandparents, kumustahin natin sila, no? Walang masama doon, no, hindi din po yun kabawasan ng ating oras na to keep in touch with our relatives, yung mga friends nila, no, kumustahin, no, through chat, video calls. Meron na tayong mga different applications, no, na makikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi kaya noon, no, na parang telegrama lang, no? Mama, kindly send me money. So, hindi pwede mahaba dahil pag masyadong mahaba, malaki na yung babayaran natin noon sa telegrama, no? So ngayon, we bibili lang, magpa-load lang tayo ng 10 pesos. We can have internet, we can connect to them, we can chat, we can text, no, our loved ones. And also, no, it's very important, no, as, no, parents, na maging model on how to handle this pandemic, no? Hindi natin kahit nahihirapan tayo, so kailangan natin ipakita sa ating mga anak na kaya natin, no, para makita din nila na si mama nga ganito, si papa nga ganito, kaya niya nga yung pandemic, ako pa kaya. So be a role model to your children. Hindi porke na, nak, wala na gito, inani nak, o sige lang nak, uga, magpalita anak, o diba? So, kabalo imong mga anak kung saan po di mo pag-handle ang mismo ang imong pagbati towards this pandemic. Then look forward, no? Look forward. So, sige lang nak, maabot ang panahon, no? The scientists, the expert, no, are trying their best mabigyan ng solusyon ang ating problema, no? Mabigyan tayo ng mga vaccines, no? In times na ganyan, nak, pwede na tayong lalabas, pwede na tayong makapag-mall, no? Pwede na tayong pumunta doon sa ating mga relatives, no? So look forward. So ensure them na matatapos din ito. Okay? Next. Then also keep healthy routines. No? Structure day, no? Pagkagising, kakain, magbibihis, breakfast, no? Play with your kids, no? Kahit 5 to 10 minutes lang bago ka mag-online, no? Or mag-work from home ka, no? Bigyan mo din sila ng oras, no? And so, followed quiet play and snack, no? Tapos snacks kayo kung ano ba yung... Siguro bigyan mo sila ng 10 minutes, no? To prepare also, no? Para din na... sa kanilang sarili na they are ready, no, na emotionally and physically ready na magawa ng kanilang modules. Hindi lang pwede, nak, matanag sa'yo, nak, gising ka na ng maaga na, kaya magawa ka pa ng module mo, tatlong buwan ka na lang gawa-gawa ng module mo, nak. So, hindi naman ganun. So, i-guide natin yung mga bata. Wake up, no? Ano ba? Positivity, good vibes, no? Pag-gising nila, nak, good morning, how are you today? Kumusta ang tulog mo? Okay, let's eat our breakfast snack. So, mga simpleng gano'n, no? At least, yung mga bata natin, no, ma-feel din nila na ang pandemic pala ay parang ano na lang siya, yung normal na lang sa kanila dahil nga, nandyan yung mga parents na gumagabay sa kanila, no? And then, for the lunchtime, you have lunch, then kain, no? Makain kayo, set up ka doon sa labas ng bahay ninyo, hindi man kayo makakalabas, hindi lang pwede doon sa dining area, at least doon sa
labas na bahay ninyo, mag-set up ka ng table doon, no, pa-umbrella-umbrella ka. Then, after that, called your, tawagan mo yung mga kaibigan nila, no, through, Facebook, chats, video chats, yung mga ganyan. So, at least, no, meron din silang time na ma-divert ang kanilang boredom. So, pagkatapos ng lunch, or mag-nap sila, then, pagkatapos, balik na naman sila sa kanilang homework, yung activities nila sa school dahil nga online. Then always no family, provide family time. Dahil nga this pandemic, no, we really need our family. We really need natin ang ating pamilya at the same time yung mga mahal natin sa buhay. So after that, no, pagkatapos ng ating 8 to 5 na trabaho, then always no, assure that give another time for your children. O dinner, usap-usap kayo, kung ano nangyari, kahit magkakasama lang kayo sa bahay, no? Assurance yan na everything, no, is well. Okay? Next. Ito naman, how to teach children make a wise decision. Isa lang din ito sa mga tips, no? Okay? Next, we have let them make mistakes, no? Wag, kasi tayo as a parent, no, our natural instinct it is to shield, no, our kids from all potential pitfalls. So, wag ganun, no? So, but carefully letting our kids, no, learn a hard lesson from their own mistakes, no? For example, natumba siya na, ito, example ito, ha, bata, no, gumamit siya ng chinelas na malaki. So, pinapagalitan mo kagad. Ikaw, anak, you're using my slipper. Alam mo naman, malaki. Di yan tama sa'yo. Tapos, baliktad pa yan. Ikaw talaga. Tapos, palo ka kagad. Well, ganun. So, hayaan mo siya kasi nag-explore siya. So, hayaan mo siya na gumamit ng slipper mo na malaki, no? Natumba siya dahil nga malaki yung slipper. So, explain mo sa kanya na next time, huwag kang gumamit ng malaki na chinelas dahil hindi mo pa yan kaya. Tapos baliktad pa, no? Turuan mo, hindi, huwag puro pagalitan na lang dahil hindi tayo nakakatulong doon sa bata. Mas nare-retain, mas retention na yung napagalitan siya rather than tinuro mo sa kanya kung ano yung tama, no? Next. Number two is we have expose them to the real world, no? So, sabi nga ng palabas, ang buhay ay isang malaking ano ba yun? Malaking mundo, no? So, pakita natin kung ano yung katotohanan ng katotohanan sa mundo, no? Hindi lang, puro lang, ay, wag ganyan, mali yan, no? For example lang ito, no? I'll just give you an example, parents, no? Nakita mo yung anak mo, no? 13 to 14 years old, no? Nakita mo na ninigaldo o umiinom, no? Wag mo siyang bugbugin dahil nakita mo siyang nanigariw yung uminom dahil nga kasama niyo mga kaibigan niya, no? Bugbugin, verbally abuse, physically abuse, kung ano-ano na lang yung mga ginagawa mo sa kanya dahil gusto mo nga, no? Tapos yung anak mo pala is nag-explore lang. Hindi ko naman sinasabi na i-ano mo siya, yung konsintihin mo. But then again, kausapin mo siya. Punta kayo sa bahay, kausapin mo siya. O anak, uminom ka at your young age, naninigarilyo ka at your young age. Okay, ganito yung consequence mo. Kuha ka ng mga picture sa internet. Ito anak, pag naninigarilyo ka, mapuputo lang yung kamay, mapuputo lang yung paa, magkakagangrena ka, magkakaroon ka ng cancer, at your early age, mamamatay ka. No? So, ibig sabihin, ini-expose natin siya sa katotohanan na if your child will do this, smoke, ano-ano na yung mga ginagawa niya, ang kaakibat naman doon is yung consequence niya is she or he will die early dahil nga sa kanyang mali na ginawa, no? Smoking, drinking, kung ano pa yon, no? At least malaman niya at the early stage na mali yung ginawa niya. And with that, you provide them, no, with example kung ano ba talaga yung tama na walang abuse na ginawa sa bata. No, hindi mo binugbog na kulang na lang yung tang na lang niya yung maiwan dahil nga nakita mo yung anak mo. So, dahil doon, mas mapalala pa ang problema ng bata o yung sitwasyon. Sabihan mo ng katotohanan na pag nag-smoke ka, nag-inom ka, mamamatay ka, makakancer ka, mapupunta ka sa hospital,
Umatos ka doon, just example, pag umatos mo, pag hindi ka na nagigising, pag hindi ka na makagising, so you will die. So ganun, di ba? Yun naman talaga ang katotohanan. That is the consequence of what he or she is doing. Okay, next. We have number three, teach your child to know herself. So number three natin. No, number three, next. So sa number three naman natin is children should be encouraged, no, to try many wonderful things, no? Para naman malaman, no, children, para makilala ng bata ano ba yung strength and weaknesses niya, no? Saan ba tayo pwede makakatulong sa kanya, no? Para ma-guide natin ang ating anak, no? Siya mismo maka-discover kung ano yung strength and weaknesses niya. Okay? So doon ang mga magulang ay kailangan talaga na kailangan ang kanilang guidance. Okay, we have number four. Learn your child's interest, no? Ibig sabihin, kailangan natin, no, malaman kung ano ba ang mga interest ng ating bata. Singing ba? Dancing ba? Playing violin? Playing bandurya? Ano ba yung football? So, mas maganda kung malaman natin yun, no? Dahil doon din, no, magagabayan natin ang ating mga anak sa kanilang interest. Or tayo mismo, no, makapagbigay ng, "Oy, nak, maganda yung ginawa mo. Paturo naman. Oy, nak, punta tayo doon sa music lesson para kasi na gusto mo naman magkanta, then why not, no? Let's go to the music lesson para mas mapaganda or ma-improve mo yung ang iyong boses or yung talents, no, and skills." Then we have number five. So sa number five, talk to your children or talk to your child, no? Open communication, no, is vital to parenting, but no, no, pero minsan nakakalimutan natin, no, it's hard, often, no, it's hard to achieve dahil nga we are focused sa ating trabaho, no. So let us always, no, be reminded, no, parents, that our child kailangan din nila ng kausap, no. For example, ito, kakain kayo, no, dinner, then it's about time na mag-usap-usap kayo, no. O na, kumusta? Kumusta ang school? Kumusta ka dito sa bahay? Kumusta ang homework? Ano ba ang nangyari? Anong ganap? Ano ba ang marites ngayon? Marites, latest update, no? In that, magiging open yung iyong anak sa'yo, no? And also, makadiscuss kayo ng kung ano yung pananaw o paningin ng bata doon sa kanya. And also, no, to meron kang ability, no, to know what is the decision of your child, no, before plano niya, no? "Ma, gusto ko sana huminto na lang ng pag-aaral dahil gusto kitang tulungan. Ay, pag natulungan kita, at least mapaginhawa na yung ating buhay dahil nakikita ko nahirapan ka na talaga sa pagtrabaho mo." So, alam mo yun. So, you can intervene, no? You can correct. Oh, then you can intervene. You can intervene and guide, no, the child, no, in proper direction. "Nak, huwag ka lang huminto. Kaya ko naman. Kunting tiis lang talaga ito, makakaraos din tayo. By next sem, pwede ka nang, ano, nak, pwede ka nang, makakuha na tayo ng internet, no, yung mga ano bang BPS yan, no, para hindi ka na, or bibili tayo ng bagong cellphone. Huwag ka lang huminto, nak." So, by talking to your child, na alam mo yung mga saloobin nila, no? At saka ikaw din mismo, no? You are aware, no, kung paano mo din matulungan ang iyong anak. Okay, number six. So number six natin, we get involved, no? So dapat maging alam natin, no, kung ano ang interest ng ating mga anak, no? Para pod, no, mag-guide nato sila, no? Para hindi lang pwede na mao ni interes ako anak, mao ramang ginayaha, di na ginamausap, no? Tayo din mga anak, let's ask, no, our parents na, "Ma, appeal anima, for
example lang ba na tay family day school no katulad pandemic no maato na family day sa school adto tama kay para mag-enjoy ta dito we play games no tapos ma at least ba so makailahila nimo ang ako ang mga friends no so in that no makakita pud ta no ma ang interest ba nako ma kay musayaw mag-perform ko ma or mukanta ko ma so naa ka dito so nakita nimo you are involved no not only nga physically you are there but nalaman mo and you can also guide no your children no na kung ano ang ano pa yung mga dapat nilang gawin no ano pa yung pwede mo rin ma itulong sa kanila no to provide them no successful no in this decision making no it's very important na bata pa lang alam na ng mga bata naturuan na natin ang ating mga how to make no decision making on her or his own okay next we have 7 money number 7 so bakit ba no the one of the greatest gift you can give to your child is to teach them how to handle money properly no you can teach your child to handle money in a responsible manner most likely no that will follow through into the other parts of his or her life no pag naturuan mo yung bata kung paano maging masino paaro mag savings bigyan mo yung bata yung anak mo ng pera na 100 pesos no anak bigyan kita ng 100 pesos ano ba ang gagawin mo sa 100 pesos mo na ma gusto ko mag-save ito para sa toy ko na gusto kong bilhin doon sa Toyland o sa Toy Kingdom ma ito na mga another portion nito ma is pang savings ko lang talaga ma'am just in case then ito naman yung isa ma ko pa or ma no gusto ko ito bilhin pag laki ko itong ganito So, yan, no? Natuturuan natin yung bata paano mag-save, paano gamitin ang kanilang pera. Hindi yung pagbigay mo ng pera, punta ka agad sa tindahan, yung 100 pesos, binili lahat ng candies. No? So, pagbigay mo ng pera, ask your children, ano ba ang gagawin mo sa pag may 100 pesos ka? O, anak, ma, bili ko talaga ito lahat ng candy. Kasi gusto ko talaga ng candy ma. So 100 pesos, imagine, puro candy yan. So ibig sabihin, magkakasakit ng tonsillitis ang anak mo, sasakit ang ngipin nila, no? So another problem, why not? Okay nak, bibili ka ng candy, no? What if nak, 10 pesos lang yung bilihin mo, tapos isave mo yung 20 pesos, isave mo yung 30 pesos doon sa piggy bank mo, o doon sa jar mo, no? O doon sa mga bamboo na ginawa mo, kung dahan ka mag-save, para pagdating ng panahon, kung wala ka ng ABB, no, meron kang madudukot, no? Ika nga, no, sa ancient proverbs, no, of what use is money in the hand of a fool since he has no desire to get wisdom, no? Mas maganda talaga na natutunan ng bata kung paano humawak ng pera at his or her early stage talaga. Dapat turuan na talaga. Wag din natin, no, minsan kasi yung mga parents, no, ay, wag na yung bigyan ng pera, pagkain na lang. Kaya yung minsan, yung mga bata, hindi nila alam kung ano ang piso, 5 pesos, 20 pesos, no? So, mas patutunan, mas bata sila, alam na nila kung ano yung value ng pera, no? Kung ano yung, paano nagamitin yung pera sa tama. Okay? Next, we have number 8. Pile on the praises, no? Open parents tend to focus on the things our children might not need work on. No? Minsan kasi no, want to fix their own struggle. Yet we might forget no, nakakalimutan na natin na i-praise yung ating mga anak, no. For example, mama, anak mo no, masaya-masaya dahil nga nag-top 3 siya. Ma, nag-top 3 ako, nag-top 2 ako. Tapos ikaw naman, mama, naiga ka masyado. Oh, bakit top 2, top 3 ka lang? Dapat sa iyo top 1 ka kasi ako noon top 1 ako blah 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 yung ibang mama naman kahit hindi nag-top no dapat top 1 ka talaga anak no appreciate no kung ano yung na-achieve ng ating bata dahil doon they will strive more Mac, okay lang yan top 2 at least nasa top 10 ka pa rin yung na-encourage mo rin yung anak mo hindi puro ay bakit top 2 top 3 bakit most punctual ka lang bakit most cooperative ka lang hindi ka man lang napasok sa top Well, ganun, no? Because ang anak natin, no, may kanya-kanya din silang when it comes sa pag-excel nila, no, kanya-kanya yung forte ng ating anak. They might
B, no, na hindi sila magaling doon sa academe, pero nag-excel naman sila sa music or sa other field, no, ng kanilang buhay. So, wag masyadong ganyan. It's, kahit gaano kalaki, kaliit yung achievements ng ating anak, it's very important, no, to praise, no, our children. Dahil doon, yung confidence nila and self-esteem nila mas lalo nating pinapatatag. Okay, next. Okay, number 9, the friends we keep, no? So, ito naman, it is very important, no, to know kung sino yung mga kasama o kaibigan ng ating anak, no? Dahil nga, sila din yung minsan yung mga nagbibigay ng impluensya sa ating mga anak, no? Kung ating anak, for example lang ito, ha, kaibigan niya, yung mga matatalino, pero alam naman natin yung ating anak, hindi, no? So, it's okay, pero it's okay na doon siya, no? Dahil, hindi naman dahil sa katalinuhan yung gusto ng bata, dahil nga nakikita din siguro ng bata, may good influence, no? Good influence sa kanya yung mga kaibigan niya. Or, kahit yung makakaibigan niya, mahirap or mayaman, no? Kahit ano, basta the end point, no? Ay yung influence na binibigay ng kanilang mga magulang. Eh, kaya sa kasabihan, no, show me who your friends are and I'll show you your future. So, tayo mga parents naman, no, we as parents, no, it is also, no, very important to know kung sino yung mga kasama, sino yung kaibigan ng ating mga anak, no. Then, we have number 10. Lead by example, no. If you do not follow this principle, then how you can expect, no, your child or your children, ganun din ang gagawin nila, no? Para bang do as I say, not as I do, no? It's not a good, no, start conversation with your child, no? Kailangan maging example ka talaga. Kung ano ang sinasabi mo, yun din ang gawin mo sa iyong papakita sa iyong anak. No, it's also humbling yourself, no, in front of your child, no, admitting that you also have no weakness, no. Actually, it will make your child, no, closer to you, no. Kung napapakita mo na, yes, I commit mistakes, ito yung nangyari sa akin when I yung ganyan pa ako sa edad mo, ganito yung kamalian ko, no. So, hindi mo na ito dadaanan pa, or you will have, no, you are strengthening your children, no, in decision making, no, doon sa skills niya sa decision making. Mas natuturuan mo pa siya, no? Eka nga sa Proverbs na naman, no, sa mga kasabihan. Hindi tayo naubusan kasabihan dahil ito talaga ay maganda natin ding parang stepping stone natin, no? The lesson in life are caught, not taught by a child's parent, no? Ibig sabihin, no, no, it's better, no, we always live by example, no? So, no, tayo mga bata, no, i-appreciate din natin ang ating mga magulang, no? Dahil wala naman talagang perfecto na mga magulang, but, no, nakita natin and they are doing their best na para maibigay sa ating lahat. The same time, no, with the government, no, they are doing their best, no, to protect us, tayo mga bata, no, na sa exploitation, sa mga abuses, no. The same with our parents. Minsan hindi natin nakikita ang kanilang sacrifices, minsan din para tayo na lang, sarili lang din natin yung iniintindi, no. It's about time, no, mga bata, no, yung nanonood ngayon, no, pagkatapos ng ating diskusyon, no, apuntahan natin ang ating mga magulang, mama, papa, grandparents, lola, lolo, tita, tito, or guardians natin. Walang mawawala sa atin, i-hug natin sila and say, Mapa, I love you. Thank you for all your sacrifices. Kung nahihiya kang sabihin, mahal kita, I love you, Mapa, Dad, Mom, Nanay, Tatay, i-hug mo yung parents mo, then i-kiss mo. That is one, no? Parang isa yun sa mga relief na parang it's a gift for them that you really appreciate what they are doing for you. Then tayo naman mga mama, no?
appreciate natin every little achievements ng ating anak dahil nag-uumpisa naman talaga lahat sa maliit na bagay, no? At saka ipakita natin sa ating mga anak that we are no, we're there for them, no, to guide them and to protect them at all costs, no? So dito sa meron ako papakita sa inyong video, no? Video presentation, ito yung I love you anak, no? I want you to sing, no? Para at least no mas mapaintindi natin na no, sa ating mga anak yung gaano natin sila kamahal despite of the differences. Okay? So next video please. I love you anak, I love you. You be you and I be me, different always we will be. But I love you anak, I love you. How you smile and how you think, how you twitch and how you blink, how you laugh and then you cry, how to read you takes a while. I love you anak, I love you. I like mornings, you like nights. You turn left when I turn right. You and I are not alike, but you're the sparkle of my eye. I love you anak, I love you. I love you. You wear cringe at the color of your hair, but when you're sad, mad, or scared, stay where you are and I'll be there. I love you anak, I love you. I have years and years behind me, you have years and years ahead. I'm not too old to understand, you're not too young to be a friend. I love you anak, I love you. Okay, thank you so much, no? Parents, let's always, no, dapat parati tayong nandyan sa ating mga anak, no? And tayo naman, mga anak, no, always tayo, no, makinig sa ating mga magulang dahil wala silang hinahangad para sa atin, kundi yung kabutihan, no, para sa atin. And, ika nga, no, sa Bible, no? Sa Proverbs, no? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? So, in this pandemic, let's also strengthen, no, our spiritual aspects in the life. In everything we do, we always give thanks to our Almighty Father for the gift of life, for the gift of everything, no? And with this, I want to leave this quote to everyone. Every child in the world has one thing in common, their rights. Have a nice day and happy lunch. Okay, yun po. If you have questions and clarification, feel free to ask po. Basta kayang sagutin, wala namang pong problema. Okay. Thank you, Ms. Marichel, for sharing your expertise with us. Indeed, it was a very informative discussion, very timely and relevant for all us, whether you are a student, a teacher, a parent, and almost everyone can relate. Indeed, it is very important to know the rights of children so that we can guide them to a proper, so we can give them the
a good atmosphere for proper development and a healthy development. And now, let us move along in our open forum where some of the questions submitted in today's presentation will be answered. Okay, so short reminder to everyone, we'll be giving the attendance and evaluation link after the open forum, so we encourage you to stay until the end of this event, and it will be posted in the comment section in the YouTube and in the Facebook Live. So without further ado, let us call Ma'am Jocelyn De La Piedra, a licensed professional teacher and the IDED Guidance Council facilitator for preschool and grade school, to facilitate today's open forum. So hello, ma'am. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, am I audible, Han? Okay. Yes, ma'am. Because I did not test a while ago. Okay. Good morning, everyone. Good morning, Hannah, Blue, morning, and most especially to Ma'am, Ma'am Ching. Good morning, and thank you very much for your wonderful discussion about the children's right. It's very inspiring, informative, and interesting. Actually, while I watch it, parang nakakaiyak. Although yung anak ko is already 21 years old, pero ma-remember ko nung maliit pa siya na how we raised them. Pero yun, na-recall ko lang. And then yung ano, yung tawag dito, yung song na I Love You Anak, it's very ano, parang ang laki ng impact for us as a parents talaga. And I'm happy that there are many parents in JMC and our Jamarian students na who are watching today, and I know that they've learned a lot from your discussions, Ma'am Ching. So at this juncture, we will be entertaining questions. This will be an open forum with regards to the discussions a while ago. So we will be entertaining questions. Just type down your comments, your questions, insights, or the things that you have learned. You can just type it, and then Ma'am Ching is willing to accommodate it. Okay, pwede Tagalog, pwede English. Okay, so we will wait for the questions. Okay, wala pa ako nakitang question. Okay, questions from the audience. Pwede Filipino, pwede English. Okay, well, waiting for the question, ako na lang muna mag-question, Ma'am Ching. How can we motivate the parents to have quality time for their students? Kasi most of the parents parang nagabigay ng excuse because of their work. Yung both, especially yung both mother and father, they are working parents, so palagi sila nagbibigay ng excuse na they are very busy, and then ginapaubaya na lang nila sa kanilang mga yayas, ganun ang yung pagbigay ng quality time sa mga bata. How can we motivate them to have quality time for them? Ito, parents ito, no? How can we motivate parents to have quality time for their children, no? Kagaya nga sa example ko kanina, no? Ano lang, no? Pagkagising mo sa umaga, puntahan mo yung no, anak mo, no? Anak, good morning. Kumusta? Paano? Kumusta yung tulog mo, no? Sa mga simpleng bagay, no, na-appreciate 'yon ng bata, no? At the same time, yung quality time naman po kasi hindi naman how long, no? But kung kahit maliit or kahit 5 minutes lang, but nabigyan mo ng tama, no, na nabigyan mo ng tama yung tamang quality, o ibig sabihin mas nasabi mo sa anak mo na nak no, nasabi mo sa anak mo na nak si mama mag-work, so you have to stay at home, no, ito yung gagawin mo, so time to time I will be calling you, no. And also parents, paano ba talaga natin ma-motivate ang ating sarili, no? We have to set to mismo sa ating sarili, no? Alam naman natin kung ano yung responsibilidad natin bilang isang magulang, no? Bilang isang magulang, alam natin yan ang responsibilidad. Dahil nga, busy tayo, magbigay naman tayo ng kahit 30 minutes, no? Allotted time, kahit
5 minutes or 10 minutes so to talk with our children. No? Sa ating mga mama, wag lang po tayo puro trabaho lang, trabaho, hindi po umiikot ang ating buhay sa trabaho lang. Meron pa pong ibang aspeto sa ating buhay na nangangailangan sa atin. We have four sides of the corner. One of them is our family. Two is ating trabaho. Three is ang ating pamilya. And number four, ang ating komunidad. So, we must be balanced also to our time, no, in giving. Na mag-isip din tayo, no, kung ano ba yung may bibigay natin, no, ngayon na week. So, quality time ang pinag-uusapan natin. So, ako, parents ako, no, ma, o anak, ma, baka pwede tayo sa Monday kahit hindi tayo maglaba, lunch date sa whole family. That's quality time already. You're able to talk with your kids. Nandyan yung pamilya mo, di ba? So, ganun. Paano, oo, di ba? Kasi simple lang naman talaga ang hinihingi ng ating mga anak sa atin. Okay, sana nasagot ko yan, no? Yes, ma'am. Thank you very much for this wonderful answer, ma'am. Ika nga, sinasabi natin na a busy person has always time for everything. Di ba po, ma'am? Sa time. Yes, exactly. Yes, exactly. Kahit, so it's kahit not a reason din, no? Yes. Kahit gaano natin kabusy, maglaan talaga tayo ng time sa ating anak. Every day, even though it's 5 minutes or 10 minutes, it's okay na siya. Kaysa naman, wala every day and then at the end of the year, parang ma-realize mo na, hala, wala pala akong nagbigay na quality time sa aking mga anak. Okay. Yes. So, okay. May I ask Hannah and Blue if you have some questions? Kasi wala pa ako nakikita dito sa comments. Ma'am, I have Hannah, do you have any question? Yes. Tayo-tayo na lang mag-question. Hello, good morning po, Ma'am Marshall. I have a question po. What is your advice po for young parents na hindi pa masyadong well-versed about parenting? Kasi we know naman na as being a parent, it's really a big responsibility and we can't deny the fact na marami na ngayon in this time na young parents and hindi pa sila masyadong sa responsibility of being a parent. So, yun po, ma'am. Ano po ma-advise na, ma'am, for young parents? Sa akin naman, no, ang pagiging nanay naman talaga ay hindi nahihinto, no? Parang continuous education din yan. Parang nagmamasteral ka, nagdo-doctorate ka, no? So, the same din yan sa pagiging nanay. So, sa mga at baagang nag-asawa, no? We can, no, pwede naman tayo magtanong din sa ating mga magulang, no? Kung paano nila tayo pinalaki or based sa ating experience, no? Paano tayo pinalaki ng ating magulang, so or no, we can have our own style, no, parenting style, ito yung kapareho ng yung magulang, no, and tayo mga nanay, let's not forget the our commitment na dahil nga maaga tayo nag-asawa, alam natin kung ano din yung mga responsibilidad na bilang maaga tayo nag-asawa or mga teenage, no, na nagkaroon na tayo ng pamilya, no, so on developing years mo, we can ask, no, guidance from our parents, aunties, titas, na kung paano ba talaga ang tama na pag-handle ng ating mga anak. Oo. We can always ask them talaga guidance. Sa akin lang yun, ha, kasi ang pag-aasawa naman, eh, dahil pumasok tayo dyan, so alam natin ang pros and consequence. But I think our parents will not, di naman nila tayo pababayaan. No? There are naman parents na kahit maaga nag-asawa, sila pa rin yung nag-aalaga sa kanilang mga apo. No? They are always giving them advice. No? Sabihin nila na, o anak, you get kailangan sa pag-aalaga mo ng anak mga anak mo, ganito dapat. So, at saka, no, sabi ko nga kanina, let's, wag tayo huminto. Matuto kung paano ba talaga ang tama na pag-aalaga ng ating mga anak. No? I-educate din natin ang ating sarili mismo bilang isang batang ina, no, batang magulang. Successful mga parents na kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak. At based also sa ating experience, no, as naging anak din naman tayo. Okay.
Wow, that's a very inspiring answer, Ma'am Ching. Thank you very much. How about Blue? Do you have any question? Ano lang po ang question ko, Ma'am? Kunyari po as a kunyari po neighbors po natin, parang may mga signs po na abuse ang bata. Ano po ba ang pwede nating gawin? Actually, thank you, no. Maganda din 'yan, no. Sabi ko nga kanina, no, karapatan ng bata na hindi ma-exploit, no. Ano ba ang dapat natin gawin? I-report talaga natin 'yan sa mga authorities, no. Huwag tayong magiging compromiser doon sa abuses na ginagawa sa ating kapaligiran, no. We have here hotline, no. We have Gabriel Kian in Davao City. We have that one. We have also, no, children's women's desk of women's desk for children. Meron yan sa San Pedro. We have also the hotline, no? Pwede din tayo sa 911. They can connect us. And then sa mga police, we have 117 or 711 yan na number. And also, we can report that one to our barangay council because we have the BCPC also. Barangay Protection for Children. Meron yan sa ating mga barangay. Basta, ano lang natin, maging factual lang tayo at talagang isumbong talaga natin dahil karapatan at responsibilidad din natin yan bilang isang mamamayan na pangalagaan ang protection, maprotektahan ang bata. Thank you po, ma'am, sa sagot niyo po. At medyo naliwanagan na po ako. Thank you po. Sige lang, sir. Okay. Kung meron ka, wag kang... Oo, wag kang mahiyang magsumbong dahil kung ito na may factual, mas mapadami pa, no? Mas marami pang maging modelo ka sa iba na wag matakot kung may mga abuses na nangyayari sa kapaligiran. Hindi pwede maging silent lang tayo dahil bukas po ang ating mata at saka naririnig natin kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, tama nga naman, ma'am, no? Huwag tayong matakot to report. Kumbaga, kung may sinasabi sa advertisement na huwag mahiyang magtanong, huwag din mahiyang kung mag-report. May right med ba nito? Oo, huwag din mahiyang. Sabi nga na ang right med. Kaso nga lang, ma'am, natatakot yung iba mag-report. Parang hindi nakikialam. Hindi natin kaano-ano yan. Huwag tayong makialam. Parang ganyan. Hindi talaga pwede yan. Responsibility natin yan as an adult, no, to report those cases, no. Paano ba natin mapaprotektahan ang karapatan ng bata kung tayo mismo we are not responsible enough, no, to report all those abuses? Okay. Ma'am, we have another question from Ma'am Loy B. What can you advise to single parents on how to handle and discipline their children without hampering their rights? Parang i-discipline sila pero hindi ma-hamper yung rights nila. Yes, we have here the positive discipline, no? Positive discipline kasi is yun na yung mga ginagawa natin ngayon, no? Non-punitive punishment, no? No verbal. So, we have, no, sa solo pair, single parent, no? Positive discipline, we have time out, no? I-ano muna natin yung bata na separate muna natin yung bata for ilang minutes, no? Hindi naman hours. Kasi ano na yun din yan, corporal punishment, no? No, pwede mo siya i-separate, then kausapin, no? Yung mga positive discipline kasi natin, no, maganda din yan dito, ma-discuss natin, no? Dahil ito din ang para din, no, maibsan ang ating mga abuses na ginagawa sa mga bata, no? It's either verbal or non-verbal, no, yung mga sinasabi natin sa ating mga bata. Ang advice ko dyan is positive discipline. We have different types naman po of positive discipline. We have time out, sampu ata yun, hindi ko lang memorize ha, pero the best is positive discipline. Kausapin nyo lang talaga yung bata ninyo, then time out. So yung time out naman, kung nagtatantrums talaga yung bata, yung anak ninyo, no, hayaan mo lang muna siya, then after ilang minutes, so saka nyo pa siya kausapin. Ganyan din, no? Or kausapin mo yung bata mo pag, yung anak mo pag nahimasmasa na siya. Hindi yan magsisink in sa kanya. So, dahil doon, sa positive discipline, na-avoid din natin yung
Kasi nasanay tayo no sa mga 90s children or sa mga 80s, no? Nasanay tayo pag nagtatantrums tayo, palo kagad, chinelas, walis ting-ting, belt, no? Pero ngayon, we are no promoting the positive discipline, non-punitive discipline. Okay. Tama nga naman. Positive, ha? Positive discipline. Kasi pag bigla lang paluin, biglang ganon, eh wala, hindi yun magsisink in sa kanila. So, kailangan siguro ano, one-on-one muna sa isang closed door para makausap mo ang bata. Uh-oh. Parang ganun, ma'am, no? Oo. Kasi, yun, ma-realize. Yes, oo. Tsaka, actually, maganda din yan, ma'am. Okay, with that, siguro, maganda din yan ang positive discipline, ma'am, no? Yes, okay. Tsaka mas maano pa natin yung bata din, yung kanilang confidence, how they control no their anger. Dahil nga sa positive discipline, tinuturuan naman natin sila no how to handle no their anger. At the same time no, positive discipline also will help no our children na mas maintindihan nila ang kanilang sarili no, paano ba nila i-handle ang kanilang mismong stress, no, ang kanilang galit no. So dahan-dahan no. Dahan-dahan. Actually, marami naman ngayon na gumagamit talaga ng positive discipline para sa kanilang anak. At saka may mga resulta din naman. May mga resulta na when the parents uses no positive discipline, their child grow more confidence, mas ano yung self-esteem nila, rather than those children no experience no corporal punishment. Yan po. Yes, that's true talaga. So, kailangan talaga ang yung positive discipline, which is parang na-deprive yung sa some of our some of the children. So, parents, with this discussion, you know already that it's effective yung positive discipline kaysa yung negative discipline. Okay, I have another question, ma'am. This is my last question, but for the audience, you are still welcome for your question and reaction. For the children's rights, ma'am, we will go back to the children's rights. Kasi marami yun. How many yun, ma'am? 12 ba yun? 16? Meron tayong 12. Okay, 12 rights. Meron 12, meron 10. Depende na kasi parang mga ano na ito, ma'am. Pero as what I have observed, parang hindi lahat ng children and family are aware of the 12 children's rights. So my question is how do we campaign in order that in order to intensify their knowledge of their rights? Paano natin how can we campaign, ma'am, in order to intensify their knowledge about their rights? Para nahang ata si ma'am. Mukhang hello? May, ma'am, no? Mukhang may technical difficulty. Ah, hello, ma'am. Sorry, yes, ano ma'am. Ulit yun? hello. Parang nawala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Parang nawala ang linya mo. Technical, ano siguro, problem. Okay, we have 12 rights, ma'am, no? And then I've observed that not all of our children and parents are knowledgeable about the rights of their children. So how can we campaign in order to intensify their knowledge about that rights? Okay, thank you so much, ma'am. No? So ito, maganda itong platform na ginawa ng JMC, no, HRD. We are also advocating or we are already having no advocacies no, of children's rights. Ito, maganda itong platform. Also, no, dun sa ating mga barangay, no? Pwede tayo doon, no? We have the PCPC. Meron doon sa ating mga barangay, nag-educate din yan sila per barangay yung mga ano ba yung mga karapatan ng bata. We have also the flyers, no, pamphlets na minsan binibigay din yan, and also mga conventions, no, na nagawa para sa mga parents or sa mga bata kung ano ba yung mga rights nila as and also, no, aside from yung mga sa mga sa
telecommunication natin, ma'am, meron tayo doon, no? As you can remember, no, meron tayo doon sa ABS-CBN at ayun, or GMA, na karapat ng bawat Pilipino na wala lang yun, no, mabigyan ng pangalan, di ba, meron yun? If na-remember niyo yun, no, maganda ding platform, yes, yun, no? Then we also have, no, meron naman tayo mga non-government organization, no, they are really, no, nagkakaroon sila ng advocacy on children's rights, no, using a different platform, like for example, no, kasi ngayong buwan ito Children's Month, no, November. So ang ginagawa ng national government agencies, no, meron tayo, no, spearheaded by the DSWD, meron tayong mga pakwela, no, mga pa-activities na ginagawa nila through virtually, no, advocating the children's right, and also, no, sa mga NGOs and non-government organization, local government unit, no, and the national, they are inviting the institution to join, no, or to let their clients or beneficiary join, no, the convention, no, of the child, of the Children's Month, no, meron yan every November po. Actually, Children's Joy Foundation, no, is one of a recognized na magsali sa convention, no, one of our beneficiary, no, is appointed, no, or na nominate siya, no, na magsali sa convention of the rights of the child, no, sa ganyang mga activity. So marami tayong mga platform, ma'am. Tayo sa school, we can advocate also by posting, no, what are the children's rights, no, sa ating mga hallways, no, lalaman din yan sa na ating mga bata kung ano yung mga karapatan nila. The same with sa parents, no, pagbasa nila lalo na yung visible, ah, ito pala yung karapatan ng bata. So dapat in every karapatan, meron din tayong ipadikit na responsibility, hindi lang puro karapatan, but we also bear in our mind that every responsibility ay every rights, we have also a responsibility. Yun po. Wow. Thank you very much, ma'am, and congratulations also to the CJF, Children's Joy Foundation. Kaisa pala sila nakasali na mag-join sa convention ba yun, ma'am? Okay. Congratulations. Meron actually pang ano na namin to, ma'am, pangalawa na na we are, you know, invited to join the convention. Kaya lang ngayon, Zoom lang siya or another platform. Unlike before, all children, no, in Davao City are gathered, no, in Eden, no, to have this convention, no, for the children's right. Okay. So I guess there's no question anymore, and that would be the last question. So thank you very much once again, Ma'am Ching, and for our audience, students and parents who are watching and listening right now. Thank you very much for your active participation. And at this point in time, I will give back to the MCs, Hannah and Blue. Thank you, ma'am. And to everyone, we appreciate the questions that was given. And thank you, ma'am, for answering the questions and for being our speaker this morning. So let us call Sir John Floyd Dumapias, the IBED Guidance Council Facilitator, to present the certificate. Sir Floyd. Hello, good morning. Good morning. Good morning po. Okay, so may I read the citation of the certificate? Okay, Jose Maria College Foundation Incorporated, Philippine-Japan Friendship Highway, sa Davao City, Office of the Guidance Center. Certificate of Appreciation is awarded to Marichal U. Ayog, Registered Social Worker, for her selfless service in sharing her knowledge and expertise as resource speaker in the parenting webinar, Envisioning the Future, Advocating Children's Rights in Times of the Pandemic during the GMC EduTrends livestream program spearheaded by the Guidance Center. Given this 27th day of November 2021 at Jose Maria College Foundation Incorporated, Philippine-Japan Friendship Highway, sa Davao City, Philippines. Signed by our Guidance Center Head, Ms. Maria Eloisa B. Estrera, RGC-LPT-MIC, our OSIS Director, Dennis R. Lasarte, and the Vice President for the Academic Affairs, Dr. Marietta A. Muniz.
So thank you so much, Ma'am Marichal, for sharing your expertise with us. We hope that in the next webinar, we can still invite you, Ma'am. Sure, anytime. Thank you so much, Ma'am. Thank you so much to JMC for this successful webinar. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And of course, the success of this webinar will not happen without the help of our participants who spared their time attending this webinar. And for that, our deepest gratitude to all of you. So, Blue. And before we end our webinar, I would like to request Ms. Marichal for a photo op of this webinar. Oh. 1, 2, 3, smile. And one more time. 1, 2, 3, smile. Thank you, Ma'am Marichal, and to everyone attending today's webinar. And on behalf of the Office of the Guidance Center, I am Austin Blue Maxi. And I am Hannah Joy Dubico, your MC for today's webinar. It is our pleasure to host this event and a pleasant morning to everyone. We hope to see you again next time in our upcoming webinar for the next semester. Again, thank you so much and have a great day. Bye.